Team Sarangani panalo laban sa Mindoro. Kit Jimenez, sinapian at nag-quadruple-double MPB history para sa original member ng MABS Phenomenal Group. Opo mga idol, pinanis pa etong si Christian na original member din ng MABS Phenomenal. Talagang malupit si Coach MABS at nakapag-develop siya ng mga ganitong halimaw na player, lalong-lalo na etong si Kit Jimenez na player ng Sarangani at kasalukuyang kumukuha ng magandang pwesto sa MPBL. Habang ang team naman ni Christian Palma, talagang medyo inalat ngayong season na to. Unang quarter mga kabalin, alam na talaga na malupit ang bakbakan na ito. At si Kit Jimenez, talagang bumira na ng konting layup dito mga idol. Diba? Grabing condition ngayon ni Coach Kit. Well, kahit may ganung grupo na si Idol Kit, may bali-balitang makakasama ito sa All-Star Game laban sa PBA Moto Club. Totoo kaya ito mga kabalin? Dito pa lang sa first quarter ng bakbakan, talagang ang dami ng layup na ginawa nitong Kit Jimenez. Animoy sa kanyang mga galawan, parang hindi na ACL ng dalawang beses itong idol natin. At sa part naman ni Christian Palma, talagang inaalat din ito. Kung ano ang alat ni Christian Palma, ito namang swerte ni Kit Jimenez mga idol. Opo mga idol ha, sunod-sunod mali Stephen Curry kung bumitaw etong si Kit. At kitang-kita naman sa mga nakalipas sa bakbakan ng MPBL, talagang lisensyadong tumira ito sa 3 mga idol. Minsan nga, nagmimintis pa ito ng 3, 5, hanggang 6, hanggang 8 beses. Pero, permitted pa rin itong tumira mga idol. Kasi nga, pag sinwerte ito, sunod-sunod din. Kaya malaking bagay talaga siya sa team ng Sarangani. Kaya idolo nga ito ni Manny Pacquiao. Yes mga idol, ang people's champ na si Manny Pacquiao, talagang iniidolo si Kit Jimenez ngayon. At sobrang lakas niya dun. Second at third quarter action, talagang mabangis ang ipinakita ni Kit Jimenez sa team ng Mindoro. Talagang hindi siya nagmimintis halos sa 3 mga idol. Yun nga yung sinasabi ko na talagang pag sinuwerte ito, sunod-sunod nga mga idol. Ilang beses siyang napatunayan yan sa iba't ibang laro sa MPBL. Umpisa at patapos ng third quarter, talagang bitaw na bitaw at swak na swak ang mga tira nito. Malay Stephen Curry nga naman pala ito, paano hindi siya magka-quadruple-double dito sa MPBL mga idol? Puno ng assist, rebound, steal at yung puntos niya, grabe talaga. May mga ilang highlights pa siyang binitawan tulad ng reverse layup na yan. At pukol pa rin sa 3 hanggang magkumbisa ang final period. Kaya history in the making talaga ang quadruple ni Kit Jimenez sa MPBL. Siya lang hata ang kauna-una ang Pinoy player sa MPBL na gumawa ng ganitong history. Well, siyempre saludo kay Coach MABS kasi nga napatunayan niya na ang mga na-handle niya mga player talagang nagkakaroon ng pangalan sa iba't ibang malalaking liga dito sa Pilipinas mga idol. Pero ito ngayon ang issue. Babalik pa ba si Kit Jimenez sa poder ni MABS Bautista? O ipupulso niya na talaga yung karera niya sa MPBL at sa iba't ibang malaking liga? Pwede rin ba siyang sumali at makuha sa bilig sa Japan? Diba? Pwede rin sa Taiwan. Grabe, saludo Kit Jimenez. Pagsakya pa mga idol.